Grabe itong umagos galing dagat na tahong. Ang dami, kabuntok. Ito, ayun, nasa tabi na akin. Kaya pa, ito pala yung nangangamoy. Ito pala, grabe. Pero ito din yun, ang dami yun. Ang dami, oo nga. Pero ito, kung gusto mo ba, kung gusto mo kumita ng 100,000 ng walang ginagawa. Gusto mo? Walang ginagawa? Oo, pwede yun. Sign me up, Shy. Gusto ko yan. Pero alam mo, walang ganon. Siyempre, kalor. Nakita mo itong mga tahong na to, pwede yung gawing debote ito na negosyo. At may patunay na pwede nga kumita ng 6 digits kada buwan, ha? Ito, paano ba yan, Chef JR? Ito, gagawin natin mga debote yan. Chef, bigyan mo naman ako ng idea kung walang ginagawa. Ba't may tanong na gano'n? Hi, Shaira. Hi, Kaloy. Hi, Chef. Hi, everybody. Hi, Shaira and Kaloy. A blessed morning sa inyo dyan. Yung tanong nyo, akong bahala sa inyo dahil ang sagot, eh, nandirito. Sa food adventure natin this morning, isang komisari ang pinuntahan natin at makakasama natin yung owners na si Sir Charlie tsaka si Sir si Ma'am Marie na naggumagawa lang naman ng daan-daang kilo. Yun nga ng tahong, yung bida natin this morning. Magandang umaga po. Ayan, very excited na yung ating mga kapuso na nanonood. At paki-explain lang po, paano yung proseso ng inyong gourmet tahong? Bali, nililinisan po natin yung tahong. Tapos po. Bali, ito po yan, ano? Apo, yan po. So, yan. Paanong linis po ang ginagawa natin dito, Bali, Sir Charlie? Bali, nililinisan po natin siya mabuti para po matanggal po yung pinakadumi niya po. Hugas lang po hugas ito, no? As in, kikiskisin mo lang ng ganon. Apo, ganon po. Alright. So, after po natin malinisan, mga ilang beses to? Bali, 2 beses po. At least, no? Apo, apo, okay. Tapos po, anong susunod natin? Bali, ilalagay na po natin sa malaking kawali para pakuluan po, para pabukay po yung tahong. Ah, okay. So, ito yung isa sa mga critical na steps. Apo, ganun. Pabubukahin natin yung tahong. May mga nilalagay pa kayo dito, sir. May tubig ba to? Pinakukuluan nyo ba? O paano bang proseso? Bali, pinaka-proseso po niyan, naglalabas po kasi ng tubig ang tahong eh. Totoo tapos, yun, oo. Tama po. Bali, tapos naglalagay po kami luya, pantanggal po ng lasa. Pantanggal. So yun lang yun. Okay, wala nang timpla, wala nang asin, walang kahit ano pa man. Tama po, wala pa po. Oh, nice. Tapos, after niya, syempre, hindi naman natin siya pwedeng ibote ng may shell, di ba? Opo. Ano yung next step natin? Bali, after po nun, pupunta na po tayo doon sa pagtatanggal po ng tahong meat sa tahong shell. Ayan, si Ma'am Marie, oh, pinapakita sa atin. Ma'am, may special technique ba kayong ginagawa dyan? So after hugasan, isa-isa po namin tinatanggal yung pinakatahong sa kanilang shell. Mano-mano po yan. Then after po tanggalin yung pinakatahong sa shell, ay isa-isa din po namin, mano-mano din po namin inaalis yung pinakabuhok niya, bawat tahong. So yung bigote tinatanggal. Yes, syempre, hindi yan kaaya-aya doon sa kakain natin, eh, no? Opo. At saka syempre, gourmet nga, di ba? Yes po, yes. Alright. So after nyan, ma'am, ano pang next step natin? Then after po nyan, at okay na po, yung finished product po, tsaka po namin siya inuluto ulit dito. Ah, so ito na yung cooking process. Yes. So dito na po nagkakatalo yan, mga kapuso. Sinishare ng ating mga owners yung kanilang technique, yung kanilang proseso, pero bahala na pa kayo, bahala na po kayo sa timpla ninyo. At ano ba yung una nating gagawin, sir? Bali, ilalagay po natin yung silit bawang po para igisa po. Silit bawang. So ito lang po yung kanilang ginagamit. So pwede rin naman to ng kahit walang sili, ano? Apo, pag ayaw nila nung maanghang. Ayun, yun nga sabi natin, kayo na pong bahala dyan kung anong trip ninyong pampalasa, panimpla, eh, kayo nang bahala dyan. So, at saka ilalagay na rin apo, natin yung ating tahong. So hindi ko muna ilalagay yung sili kasi ihahabol na lang natin. Baka maubos si Ma'am eh. Ayan. So bali, mga gano'n po katagal itong lulutuin dito, sir? Pag maramihan po, nagluluto po kami talaga ng at least 2 hours. Pero pag ganyan kakunti po, kaya po yun at least 30 minutes. Po. 30 minutes, kaya na to. Alright. Maganda. Tapos syempre, may timpla to, sir. Apo, may timpla po. Eto, susunod natin yung kanilang secret na timpla. So mimix lang natin, merong solid sa ilalim, ano? Yes po. May season po ba ang tahong? Actually, wala po kaming MSG. No MSG po kami, no flavoring. Only okay. Natural preservatives lang po ang inahalo natin. Alright, so wala silang kahit anong nilalagay dito. And yung pag-angkat po ng ating mga tahong, may times po ba na mahirap itong kunin? Hindi po. Bali, yung tahong naman po natin is direct po siya sa bakladan. Ah, kaya mabilis po okay. Siya, kailangan po namin meron po. Ayan, pwede na natin ilagay yung ating chili. Yan. So again, bahala na po kayo mga kapuso kung anong trip ninyong mga timpla, combination of flavors, ano? And pag ganito po ba, gaano katagal? Pag naproseso natin, itong step lang na ito, sir, mga gaano po katagal ito?
Bali, saglit lang po to, sir. Lalo, nakita po natin na yung pinakatahong po natin is naluto na. Luto naman na siya. Okay. So, kumbaga, ito is parang yung pagtitimpla lang na proseso. Ako, tama po. So, after po nito, ano po yung next natin gagawin? Bali, pagluto na po siya, kukuling time na po natin para ilagay po sa battle. Okay. So, palalamigin, ako. Saka ibobote. Ibobote po. Okay. Po. Importante po itong step. Bakit, sir, kailangan pa nating i-pressure can? Para po mapahaba po natin yung shelf life kasi ang tahong po is kilala na mas mabilis po siya masira. Eh. Ah, okay. So ito yung ginagamit nilang pressure canning na equipment. Gano'n po katagal ang shelf life nito? Para at least po 6 months po kaya niya po. Wow! 6 months! Winner na winner! At saka maganda pa dito, Kapuso. Kasi may bagong, may bibigay na masayang tip sa inyo, si yes, Ma'am Marie. Po. Ayan, so... Imagine sa isang bote po na yan, pwede niyo pong ipuhunan is 104 pesos. Then pwede niyo pong ibenta yan per bottle ng 160 to 180. So wow. Per bottle, ang pinaka profit niya is 35 pesos to 50. Ayun. And per box po is 840 to 1,200. Ayun, ang sagot, Shaira, sa tinatanong mo kanina, kung gusto bang kumita ni Kaloy ng daan-daang libo nang walang ginagawa, eh ayun, pwede kayong maging reseller, hindi na kayo yung maghihirap. Nagagawa nito. At syempre, sa mga kagaya nating sa bahay lang, hindi naman ipang ninegosyo, very convenient kasi nga, pwedeng-pwede yes, ninyong bit-bitin kahit saan. Diba? Uh-huh. Tapos, ito, murang-mura, affordable, at tatagal pa ng buwan. Uh-huh. 6 months, at least po yan. Pag refrigerated, siguro mas matagal yes, pa. No? Po, uh-huh. Pero alright. Room temperature lang po. No need na po i-rest. Ah, okay. Tapos, yung ganito, ma'am, karami, gaano po kadalas yung production ninyo? Ano po, dahil po bestseller po siya, ah, wow. Everyday, kailangan po talaga namin na mag-produce ng ganyan. 100 kilos per day ang mga, yan, nakikita nyo naman, bulto-bulto, parang yun nasa studio kanina pinapakita nila. Ganun karami ng tahong ang kanilang pinoproseso dito. Ayan. So, after natin ma-timplahan, kinan, syempre, i-rarap na lang to, lalagyan yes, ng ating seal. At mga Kapuso, pag ilalatag na ninyo sa inyong mga hapag, yan na ang itsura niya. Winner na winner. Gourmet na gourmet yes, talaga. Opo, nakakatakam. At totoo fresh yan. Po sa mga basa. Fresh na fresh. At saka maganda dito, na-extend natin yung shelf life nung isang produkto yes, na madaling masira. Alam naman natin yan. Opo, opo. Pag fresh ninyo itong ginawa, eh, dapat maubos nyo to same day. Eh. Yes. Opo. Diba? Hindi nga advisable na i-ref. Pero ito, meron kayong accessible at talaga namang solid at masarap na gourmet tahong ready sa inyong maghapag. Alright! Sa ating mga food adventures, tuloy-tuloy lang yan dito sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit!